Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. I'm Michelle Yu and you are watching Learn the Basics Tutorial for Beginners. Let us study how to encode a new member inside your webpage or DTC. Bago tayo magsimula, gusto ko maging pamilyar ka muna sa mga salitang ito. Una, sponsor. Siya yung taong nag-invite sa'yo o nag-introduce sa'yo ng business. Upline. Siya yung taong nasa itaas na sinundan sa genealogy structure. User ID. Ito yung ID number na makikita sa loob ng webpage mo. Kung ikaw ay may one account, ikaw ay merong isang user ID number. Kung ikaw naman ay merong multiple accounts, ikaw din ay merong multiple ID number. Importante ang nauunawaan mo mga ito kasi gagamitin natin ito sa encoding. Merong dalawang paraan sa pag-encode ng new member. Magpunta ka lang sa Alliance in Motion Global site at i-click mo ang Register Now. Kailangan mo lang ilagay ang lahat ng information na hinahanap dito sa registration form, then click Register. Para maiwasan mo ang pagkakamali sa positioning, tuturuan kita ng mas madaling paraan ng pag-encode ng member. Panoorin mo ito. First step, mag-log in sa webpage or DTC para masimulan natin ang encoding. Next step, i-click ang genealogy at hanapin kung saan mo gustong ipwesto ang new member. Kahit saan dito, pwede ka mag-position ng new member basta occupied na yung position sa taas. Halimbawa, dito sa number 6, pwede ka na mag-encode ng new member dito dahil may nakaposition na sa number 3. Hindi ka naman pwedeng mag-encode sa number 12 or 13 kasi nga wala pang nakaposition sa number 6. Hindi ka pwedeng lumaktaw. At laging tandaan, doon ka dapat mag-position ng new member sa kung saan pwede kang kumita ng pairing bonus. Ipagpalagay natin na ang webpage na to ay webpage mo at gusto mong i-encode ang new member sa number 18. Meron kang makikitang message box at ang nakalagay ay number 18 is available. I-click mo lang ang register account. Papipiliin ka ng system kung add to my existing account or register to my downline. Kapag pinili mo ang add to my existing account, ibig sabihin magdadagdag ka ng sarili mong account. Pero dahil magre-register ka ng bago mong downline, ang dapat mong piliin ay register to my downline. At lalabas ang registration form tulad nito. Dito sa registration form, merong nakalagay na username at password. Yung ginamit mong username at password sa registration form ang ibibigay mo sa kanya para makapag-login siya sa sarili niyang webpage or DTC. Pwede niyang baguhin ang password kahit ilang beses niya man gustuhin. Pwede mo nang i-type ngayon ang complete name at birth date ng new member. Siguraduhin mo munang na double check mo lahat ng details bago mo i-click ang next. Kung mapapansin mo dito sa genealogy structure, automatic nang inilagay ng system ang sponsor ID, upline ID, at position kung left or right. Itong kagandahan sa upgraded nating webpage or DTC. Kapag sa loob ka mismo ng genealogy nag-click ng register account, mas maiiwasan mo na ang maling positioning sa pagre-register ng new member. Kaya tamang-tama ito sa mga beginners na gustong ma-experience kung paano mag-encode ng new members. Dito sa sponsor ID, automatic na ang first account mo ang ilalagay ng system. Pero kung ikaw naman ay naka-multiple accounts, pwede mo itong baguhin. Magpunta tayo dito ngayon sa user activation. Scratch mo lang yung card na kasama ng global package na nabili mo. I-type mo dito yung user ID at PIN number. Minsan, hindi may iwasang magkamali ka ng type ng number or letter. Kaya may lalabas na ganito, invalid registration PIN or user ID. I-double check mo lang ang naka-indicate sa card at ulitin mo ito ulit. Kapag okay na lahat, click mo lang ang generate head at makikita mong magbabago na ang color dito sa genealogy structure. Then, click proceed. Kung tama naman yung mga names na nakalagay sa sponsor ID, upline ID at position, pwede mo nang i-click ang yes, proceed now. At merong message box na lalabas tulad nito na nagsasabing successful ang encoding mo at aantayin mo na lang ma-update ang system. Heto na ang updated genealogy after ng encoding.
I'm sure excited ka ng sundan ng video na to at mas excited ako sa first encoding experience mo. Sana marami kang natutunan and don't forget to hit thumbs up and subscribe for more video tutorials. I'm Michelle Yu from Korea and you are watching Learn the Basics Tutorial for Beginners. Annyeong!